Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. Update po tayo guys sa aking alagang heritage chicken. Ayan guys, ang kagandahan nito guys, bali 6 months na sila. Ayan guys, nangingitlog na sila ngayon. So, padagdag na ng padagdag guys yung egg natin. So, marami na siyang nakaharvest. Tingnan nyo guys yung ating heritage chicken. Ayan, ang lulusog guys. Ayan, nakakatuwang panoorin guys pag masdan, sobrang lusog nila. Kaso lang guys, ano ko lang po sa mga gustong mag-alaga ng heritage chicken, mas maganda siguro guys, mag-start na lang po kayo sa ready to lay. Kasi po pag bibili kayo ng day old, baka mainit po kayo kasi matagal po siya bago mangitlog. Bali mag-aantay po kayo ng 5 months, minsan po 6 months bago siya mangitlog. So, medyo malakas po siya sa ating feeds. So, mas mainam po guys. Ready to lay na po yung bilhin natin. Siguro yung price po pag ready to lay, siguro mga 1,000 or 1,200 like that po. Hindi po ako sure, pero yun po yung nakikita ko sa mga ibang vlog na nagbablog. Regarding po sa price ng ready to lay. Pag naman po day old chicks yung bibilihin nyo, makakabili po kayo ng minsan may 90 pesos, 100 to 120 po yung isa. So papalakihin nyo po siya ng hanggang 5 months to 6 months bago po siya mangitlog. So baka mainip po kayo. Ayan, bali matagal po talaga siyang mangitlog. Pero pag nangitlog guys, sulit naman. And then ang kagandahan guys, para tipid po kayo sa patuka, mas more on gulay po kayo guys. Halimbawa meron po sa palengke yung mga balat po ng mga cabbage, mga balat po ng mga lettuce, mga pechay, at maganda rin po guys yung malunggay. So mas maganda po yan sa ating heritage chicken. Ayan na nga guys, tingnan nyo, nakakatuwang pagmasdan yung ating heritage chicken. Bali, dalawa po siyang lahi. Dominant CC po yung isa, and then yung isa po Rhode Island Red. So pinagsama po muna namin, pero paghihiwalayin na po yan kasi minsan po nag-aaway-away sila. So ngayon po yung range ng egg niya, minsan po nangingitlog po sila sa isang araw, meron pong 15, meron pong 20. So kaya yun, nakakatuwa lang po guys. Kung gusto niyo talagang gawin siyang business, so mas maganda guys, bumili po kayo ng incubator. So mas maganda ipapisa niyo po siya. So mas pwede kayong magbenta ng sisiw or egg. Mas mahal kasi guys pagka ibebenta niyo is sisiw. So doon kikita talaga kayo. So ayan guys, ang ating heritage chicken na nga, nakakatuwa, marami ng egg. Ayan, sabi nila ang egg daw ng heritage chicken malinamnam daw sa kagaya ng ibang itlog. So ayan, sa mga gustong mag-alaga ng heritage chicken, pwede na kayo mag-start. Mas maganda guys, bili na po kayo ng ready to lay para mas kita nyo agad, yung pinaghirapan nyo, mangingitlog na agad siya guys, kesa sa day old chicks. Napakatagal talaga, mag-antay ka talaga ng 5 months to 6 months. Kaya kasi nung una na wala pa akong ganong idea, kaya ang nabili po namin is day old chicks. Hindi ko po alam na ganun po pala talaga katagal bago mangitlog. So ngayon may idea na po ako, next time pag gusto ko po ulit bumili, madagdagan po yan. Kasi marami pong iba-ibang lahi po yung heritage chicken. So ang bibiling ko na po talaga is ready to lay na, para kita agad na mangingitlog. So ayan guys, ayan, o tingnan mo yung ating chicks. Ayan, nandun siya sa may itlog niya. Ayan guys, tingnan nyo yung itlog niya. Ayan, ang dami-dami. Ayan, yung na-harvest nila.
So nakakatuwa lang tingnan. So libre na yung egg nyo, makakapagbenta pa po kayo. Bali guys, binebenta namin yung egg. Per tray siya. Yung large size, binebenta namin siya ng 240. Pero pagka mga small, mga 210, mga ganun yung benta namin. Hey guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel. Ayan, thank you very much po. Paalam, bye!